So, good afternoon mga ka-YouTubers at sa mga ka-reels sa Facebook. So, we are here in my dear friend, Tamo Bilandres. At tinitira niya itong mukha ng ating Panginoong Jesucristo, Christ the King ito. So, kung may gusto kayong ipagawa sa kanya, napakahusay po mag pintura itong aking kaibigan. High school friend ko ito. Napakabait. At saka napakaganda mag drawing. High school pa lang po ito. Ito na yung kanyang source of income. High school pa lang kami. Ito rin ay isa sa pinakamagaling magsipak takraw nung mga panahon namin. Yung akin naman po ay sipa lang ang alam ko. So, yan o. Tinitira niya ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. So nilalagyan niya ng mga siguro mga preliminary drawing or sinisinter niya ang mga bagay-bagay. Kung sa Roma lang itong kaibigan ko, maraming pera ito dahil magamit niya ito doon pagpintura sa Sistine Chapel. Yan. So, kumakita po natin mga ka-YouTubers, so unti-unti na nabubuo yung mata, kilay, ilong, yung baba ng ating Panginoong Jesucristo. Ganda. Maganda, maganda. So, grabe. Ayun na, ara na. Ara, ayun na, tingnan nyo. Tingnan nyo mga ka-YouTubers. Kuha na. So, pinturahan na po ito ng ating kaibigan. Oh, grabe ang talent. Pirabuyag. Ang ganda. Ganda ng talent. So, pagkatapos niya po i-draw ito, ang purpose daw niya po ay para hindi talaga ma-miss ang mga bagay-bagay. So, ayan na. Dumali ng ating kaibigan. So kung makikita po natin unti-unti na nabubuo mga ka-YouTubers ang ating mukha ng ating Panginoon. So makita natin dito sa kabila, yan na po. Dugayan ako po yay. Ya, amigo ko, tuya, nabanggaan ako. So, mga ka-YouTubers, tingnan nyo, unti-unting nagbabago ang ano. Every time na maglagay siya ng pintura, unti-unti nating nakikita ang ano, ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Magaling. Magaling. Very talented tong ating kaibigan. Since high school. Ang kujang aton nga Jesus. Owe, sabi hindi ako. Parang so, nami tanong smiling Jesus. So, medyo ga smile ang aton nga Jesus kay daw mo na iya nami ilang taon. No, accommodating bala. So, amo na siya. So, grabe. Every time mag-stroke ta na ka anang brass, kag matapos na ang isa abi ka ang gulo o isa ka portion. So nagagwa ang tuod-tuod nga kortis ang nawong sa atong Ginoo.
Kay ti ang mga painter ya na visualize na nila nimo, they already have the vision sa ilang brain kung ano ang ilang ipintura. Ang ila kamot kag ang ila brass produkto na ina kung ano ang sa ilang brain kag ano ang sa ilang panulok. So YouTubers and mga ka-reels natin sa Facebook, so ayan po, unti-unti na. So ang galing kasi every time na mag-stroke siya at saka magpintura siya, ang may isang angle siya natatapos, unti-unting nabubuo yung gusto niyang ipintura galing doon sa visualization niya, you know, ganda. So kung titingnan po natin dito sa kabila, yan. So makonsider natin ito, pre, na life size, no, ang ginawa mo. Okay. So life size itong pinagawa natin. So yan na po. So tinitira na po ang sa loob ng tinitira na po niya ang sa loob ng ano, mga mata. Blue eyes po tayo, no, pre, no? Blue eyes. So makikita mo, grabe yung technique niya sa pagpintura. Nakakross ang niyang kanang kamay doon sa kanyang kaliwa. Tapos naka-hold yung kanyang kaliwa doon sa pintura niya. So isa ito sa mga technique na ginagamit niya. So makikita po natin na mga ka-YouTubers at saka mga ka-reels natin sa Facebook. Yan, oh. In a two-stroke the brass, nagkaroon po ng ningning ang mata ng ating Panginoon, ang kanyang imahin. Nagkaroon ng ningning. Oh, makikita po natin na nakamustas na yung ating Sacred Heart. Unti-unti nang nabubuo. So every stroke ng kanyang pagpipintura ay may kahulugan at saka may epekto doon sa kanyang dinodrawing. Galing. So yan na po. Malumanay ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Saka little bit of smile. So maganda yung pagkagawa niya ng ano, yung kanang kamay na naka-peace sign. Gusto ko yung ano na yan, drawing niya. So yan. So eyebrow na po tayo. Ano? So makikita po natin yung development, eyebrow at saka yung kilay at saka refinement ng mustache. So every stroke na ginagawa ng ating kaibigan dito is count, kasi umiiba ang hugis at na panatili niya yung visualization niya sa kanyang brain na nag-aapekto ng kanyang drawing. So at this point of time, mga ka-YouTubers, ang lips saka yung mouth ng Sacred Christ the King ang kanyang tinitira. Ang kanyang pagpintura, mga ka-YouTubers, is dahan-dahan. Saka makita mo, baba-akyat siya. Dahil binabasa niya o pinipalitan niya yung kanyang brush. Pero napanatili niya yung visualization niya.
kanyang brain. So ganito ang mga painter, once na na-engrave na sa kanilang brain yung na-visualize na nila kung anong mangyayari. So pinta na lang sila ng pinta. Yan o. Very good, very good, very nice. Kita mo karon kung bataw ka iron. So sinasabi po ng ating kaibigan dito na papaano niya palitawin yung ilong o yung nose ng ating Christ the King. So ayon sa kanya, na-visualize na niya, naka-fix na sa mind niya, sa brain niya kung ano yung magiging itsura ng drawing. Yung pagpalit-palit na yung brush, baba akyat sa kanyang tinutungtungan na stall, ay wala pong daw epekto doon sa kung ano na yung naka-fix sa kanyang brain. Matama talaga. So, grabe, ang sa isang mukha ganito niya pinaprocess yung thoughts niya, yung kanyang visualization that affects the drawing, that's affect the painting, kumbaga. Yan. So, makita po natin sa kamay niya, may pamunas, may pintura at saka tubig. So, sa limang daliri po, sa isang pintor, ganyan ang magagawa ng limang daliri. May isa pa po siyang brush na ginagamit. So, ang kanyang technique po ay napakagaling din sa isang pintura, sa isang pintor. So, kung may papagawa kayong mga painting, comments lang kayo sa ating YouTube, sa ating Reels. At i-direct po namin kayo sa kanya. Okay? So, unti-unti na niyang pinapalitaw yung ilong or nose, you know, ng ating Panginoong Jesucristo. Gifted din po siya. Grabe ang gift din niya na binigay ng Panginoon. So, natin. Yan, lumitaw na yung puti sa mata mismo. So, may dinagdag dyan rito sa mustache. Yan, nagbago na naman yung kanyang anyo. So, every time mag-stroke siya ng brush with paint, umiiba po yung anyo. May iba ng anyo.